Dito tayo ulit sa Pasig, dito sa Barangay Malinaw. So kasama natin ngayon ang National saka LGU. Ang National itong MMDA saka itong lokal na pamahala ng Pasig. So ang gagawin ngayon ay sidewalk clearing, illegally park. Lahat ng pwedeng i-clear ngayon dito sa Pasig ay dadalhin or lilinisin. Illegal parking meron dito, tatlo. So ito, bali tinuturo na ng head ng clearing operation na si Colonel Ruas ito. At titikitan kagad ng MMDA. So ito, tinuro ni Colonel itong gate na ito at bibigyan ng notice itong ating lokal na pamahalaan, itong OBS. Kasi sila nagbibigyan ng notice, yung mga yan. Apo! Itong gate na ito, talaga nakalapas na sa sidewalk. Ayan o. May kagipitan pala itong street na ito. Kaya marami naka-illegally park. Ito naman ang mga TPMO ng Pasig, ng lokal. Ayan, meron silang mga body cam. Nagkataon lang po, kuya, na nandito. Check one. Hindi na putang kayo. Nakikiusap po ako. Kuya. Pag nakiusap ako at napagbigyan nyo ko yung iba, magre-reklamo. Yung nga po, kaya unfair talaga. Ito, exceptional case naman po. Kikita lang kay kuya. Hindi naman kukunin yung lisensya. Kikita lang kayo. Kikit lang po yun, hindi po kukunin. Kasi pagka national po ticket, hindi po kinukumpiskit yung lisensya nyo bagay. Hindi, pasensya na po. Talagang maligta bagay lang. Pagka ano, saan kami magkabayad? Bayad center po. Bayad center lang. Within 7 days po. Magkano parking parte. Ticket. Magkano daw? Tinatanong ni kuya, magkano daw ang bayaran? Sir, ang wala pong unattended, sir. Ang walang tao. Hindi, sir. Ang hindi ko pa naman siya natitikitan kasi dumating po siya. Ngayon, hinihingi ko nga po yung lisensya niya para attended na lang. Mas mura kasi, 1,000 lang po ang attended. Pag wala po kasing driver, 2,000. Kami nga nagre-reklamo dito. Ay illegal parking yung mga dyan, hindi naman natitikitan. At ispahalaga po nakikita nyo na kami gumagawa. Maski kausapin nyo yung kapitan dito, ako tumatawag sa kanya at nagre-report ng illegal parking. Tipak, ako, sir. Ako pa ang kempan, ako pa nagre-reklamo. Andito na tayo sa Barangay Ogong. Ito yung mga illegally park. Nasa tapat mismo ng no parking, pero andito sila. Ang kaibahan nga pala ng pagtitikit ng lokal saka ng national nitong MMDA, yung MMDA, pagka tinikita ng mga violators, titikitan lang, hindi kukunin yung lisensya, pero masisang sila pwede magbayad, bayad center, or sa opisina ng MMDA. Ito namang lokal, itong LGU, titikitan sila, kukunin ang lisensya, tapos doon kukunin mismo sa TPMO or sa lokal na pamahalaan ng Pasig. So ito, nagtatad ng no parking dito, sign sa wall. Pero karamihan, dito sila nakapark. Okay, yes. Ito, bahay ng Kalapati. Matagal na reklamo ko eh. Hinami ko kasi. Ha? Okay.
Yung mga kahoy na yan o kaya mga upuan, pagka dinala yan sa impounding area, ayon sa MMDA, sisirain na yan at hindi na ibabalik sa may-ari. Dahil kung ibabalik daw yan sa may-ari, ibabalik pa rin nila dito sa kalye. Katulad ng mga stalls, ng mga tinda-tindahan, sinisira na yan doon sa may impounding area. Yung mga binabalik lang, katulad na yung mga bikes or mga sasakyan, ayun, yung bikes nga pala mga kabayan, walang bayad yun na pag tinubos, bali kukuha lang ng clearance para makuha yung kanilang bike. Itong bahay ng kalapati na ito, na-complain ito dahil nga yung tae ng kalapati o yung pops niya ay mabaho at saka hindi dapat inaalaga ng kalapati dito. Ito yung truck ng Pasig, ginawa ng tungtungan para magiba yung bahay ng kalapati. Natotoo lang mga kabayan, hanggang dito, habang tinitibag yan, habang dito ko ng kamera, naamoy ko yung pops ng mga kalapati. At medyo masangsang ang amoy. So yun ang nangangamoy, umaalingasaw dito sa lugar na ito yung mga pups ng kalapati. Nandito pa rin tayo sa F. Legazpi dito sa Barangay Ogong. Kung matatandaan yung mga kabayan, yung unang feature natin dito sa Barangay Ogong, maraming stores dito na mga or mga tinda-tindahan. Malapit lang ito sa school Ayan o, nasa tapat ng eskwelahan. So wala na yung mga stalls dito. Ito kasama natin yung animal control ng Pasig. Yung mga nagtatanong nga pala dito sa mga hayop o sa mga animal na nakukuha, dinadala yan sa red dyan sa may Sirimondo. Ang ganda ng pusa, Nalagay sa animal sa miniso ng Pasig. Kailan sa salo sa Pasig sa mini zoo nila, mini zoo. Okay po. Maganda naman hangarin nung nung ali, papakain. Kaso problema, lagi na lang sa mini zoo. Ano po to yung Ayan, ito nilipat. Ilipat niyo yung mga So ito mga excess materials na ito, lahat yan ikakarga sa truck ng Pasig, dadalhin niya sa impounding area. So yung nakalagay po natin, alisin natin lahat ang nakalagay sa bangketa. Nandito pa rin tayo sa sa may F. Legazpi dito sa Barangay Ogong. Ito na daanan ng ating clearing operation ng national at lokal. Ayun, may mga ticket na pala ito. Ayon sa head ng MMDA Clearing Operation na si Colonel Rojas. Ito. Illegally parked na ito. Kira-real din pa
Ay, ano ito? May umaandar pa ba ito, sir? Hindi na, hindi na umaandar, sir, kasi walang alternator. Ah, wala nang, ibig sabihin kulag na ang makina. Ayun. So, anong gagawin dyan? Titikita na lang? So, ayan, tinikita na ng MMDA. Yung mga kasama natin, mga operatiba ng MMDA, nauuna na yan doon sa dulo. So, nandito pa lang tayo sa kalagitnaan. So, naninikit na yan sila doon ng mga illegally parked. So, andito tayo ngayon sa Dr. Sixto. On the way tayo sa Manggahan, Manggahan Pasig. So, ito, nadaanan ito. Yung nakikita nyo na yun, yun na lang Ortigas Extension. So, ito. Ito, kanto na ito ng Ortigas. Kanto tayo ng Dr. Sixto saka Ortigas. Ito, kinukuha na yung mga pinapatungan ng mga prutas. Nandito tayo ngayon ha, sa may Ortigas. Papunta ng Kahintayan. Kung familiar kayo dito sa lugar na ito, sa kanto ng Dr. Sixto, sa kanitong Ortigas, ayan. Ayun, pinalingpit ng ni Colonel ng MMDA yung mga prutas at gulay at kinuha yung mga pinagpapatungan at sinira. Dito tayo ngayon sa Rosario Pasig. At kukunin naman lahat ang mga obstruction dito sa mga titikitan yung mga illegally parked. Kanina ba to, sir? Kanina to? Okay, kailan niya po. Kayo po ba nagpapaalis? May ilan nilang tatlo eh, sa Pasig. May lisensya po kayo, wala po. May ilan na sa Pasig. Obstruction po ito, hindi yung party. Patak ko na ito, pag wala walang magkakayan eh. Ano mo natin? Mahaba ito mga kabayan, hanggang doon sa likuran. Lahat ang madadaanan dito, hindi lang dito sa unahan ng mga trucks. Nagsasampa na nagsasampa yan. Ito, tinanggal lang ni ate yung kanyang nakapatong na prutas dito. Sa, yan, sa plataforma na yan. Yan lang dapat tanggalin. Pero sa kabila, lahat ng patungan, pinatanggal na ni Colonel. Huwag nyo kasi ilabas. Oh, ito. Nanay. Ano kasi? May ari. Ha? May ari ang naglalabas eh. Sino? Nagandira lang yan eh.
Kala ko kayo, hindi ha. At tumulong lang kayo. Kinulungan lang namin. At pag-usap lang, huwag nyo nang ilalabas. Kasi daan ng to, ha? Para maayos. Yung nakikita nyo na yan sa dulo, yan na yung floodway. Ito yung ating mga operatiba ng MMDA. Ito, tinutulungan na nila yung sila nanay at maglinis ng kanila mga stalls na ipasok sa loob. Yan. Sila yung nauuna dito na para maabisuhan yung ating mga vendors na ipasok yung kanilang mga paninda. So ayan, tinutulungan na lang ating MMDA. Itawa mo ate. Itawa niyo. Kunin nila yung paninda nyo. Alisin yung mga laman. Alisin mo yung mga laman. Patungan at kunin nyo yung patungan. Patungan. Pabalik-balik nila sa alin. Patok lahat ang paninda nila. Ito na yung floodway. Ito, ito na yung floodway. So ito yung West Bank Road. Ayan. Papunta na yan ng ano ng F. Legazpi. Tapos ito naman yung Guinness na sinasabi. Ito naman yung ano, yan na yung Ortigas. Ortigas extension. Papunta na ng Kaintayan. At dito tayo ngayon sa West Bank Road. Titignan lang ng MMDA kung anong obstruction dito. Ito, vulcanizing shop. Kuya, Pasig ka nag- ito, national, nag-aano sa inyo. Napag-utusan kayo. Kami nag-magkukusan yan. Kung lahat yan, ilang beses na kayo sinabi na kayo, kayo, hindi man yung ginagawa. Hindi nga, sabi niyo ba di siyang metro? Hindi mo, ano lang yung isa. Hindi mo, ano lang alam ko, bawalan ka alam ko, kuya. Ano? Sidewalk ko ito, i-clear natin lahat ng sidewalk. Kaling na lang natin. Sige, pagbalik mo kayo. Kaling na lang namin ito. Nandito tayo ngayon sa Imelda Avenue sa may Karangalan. Sako pa rin ito ng ano ng mangga. Ito at pinapalis itong mga hollow blocks dito. Naharangan na yung sidewalk. Halos wala talaga madaanan. Wala na talaga madaanan. Itong iba nililigpit nila yung kanilang mga hollow blocks habang itong tauhan ng LGU. Itibag na nila yung mga hollow blocks. Habang tinitibag itong mga hollow blocks na ito, yung mga tauhan naman ng hardware, sinisecure nila yung kaya pa nilang iligpit. Sir, good morning po. Tanong ko lang, ano po ba ang gagawin dyan sa mga excess materials na yung mga tinibag na hollow blocks na yan? Ito, ipahakot natin to sa solid waste management for disposal na. Natapo na to, at ito ay masakit man no, na igibain o sirain at kinakailangan na tapusin natin ito at mamaya paglakad natin babalikan niya ng solid waste management para hakutin. No, kinakailangan itong maghapon to makuha nila yung mga debris para maibalik natin yung bangketa para sa daanan ng tao. Sapagkat yan ay delikado, bababa ang mga tao dito sa kalsada, dito magdadaan, maaari silang masagasaan. Kung may dalang bata, matanda, person with disability, ay delikado ang kanilang kalalagayan sapagkat mabibili sa sasakyan dito. Service road ito ng Karangalan ng ating barangay Manggahan. So ayan, patitibag ko lahat kung aabuti natin dyan. At kung sakasakaling mapupuno itong truck ng solid waste management, katuwang natin ang MMDA sa Edwin, babalikan po natin yan hanggang maibalik yung bangketa ng maayos. Yun, maraming salamat sir.